Hi guys, my name is El Nino. Welcome back to my channel. Andito ako ngayon sa Lucky CJ Poolside at mag-attend tayo ng training para sa beekeeping. Shoutout sa kaibigan ko si Christian Lusong at si Jobert Lusong. Una, ipinag-aralan muna namin ang iba't ibang uri ng honeybees na available dito sa atin sa Pilipinas. Dito ay nalaman nga natin na meron tayo dito League 1, Pukyutan o tinatawag na Pukyukan at Stingless Bee o yung Kiwot na tinatawag. Ang Kiwot ang pinakamaliit sa kanilang tatlo. Dito ay pinakita nila kung ano ang uri ng mga honey na makukuha mula sa iba't ibang uri ng honeybees. Tinuruan din kami kung ano ang pwedeng gawin gamit ang mga byproducts ng mga honeybees. Participants, malipat kami din sa taas kay at dito na pagkita sa example. Wala na apat lang. Wala na apat lang dalawa. Mga kalamansi o. Ay, maulan na, namatay mga bees. Gumagapang pa sila dito. Yung mga nakakalipad nandiyan na sa mga tingin na tawag na propolis. Propolis mga stingless bees. Yan, aggressive sila pag kon dahil galaw. Magagalaw. Butang sa rubber band para dili mo sulod. Wow. Mga dilaw, ano po? Ito po yung pollen. May mga rutok. Oo, kaya nga ni Anne, bisan mata. Pola strong na honey. Siyempre, hindi concentrated na honey. Ito yung isasabay natin sa paggawa ng cider vinegar. Kaya masustain siya talaga yung vinegar natin. Kasi ang halo niya, honey, pollen, sa katubig lang. Namulit. Sa propolis mo ginagawang propolis extract in oil and alcohol. Ang halo. Sa oil. I-ano po natin, ikukunin natin, extract po natin yung nutrients ng propolis para magawa natin propolis extract. Pwede siyang throat spray, pwede siyang wound spray. And then yung ano naman po, yung propolis in oil, pwede po ihalo natin sa cosmetics, sa balm, sa cream, sa sabon. Hindi man pala mag-ano? Mag-split kag mag-harvest ng honey. Madali lang. Yan po, buo po siya. Ano yan? Bipollen. Yan, ang dami niya. Ang ano, ganyan po. Ito po, sige. Isa-isahin po yan. Air-dry mo yun. Opo. Papatuyuin pala. Ayan. Air-dry muna, tapos pwede na makain. Opo. Pero pwede din ni Ro. Opo. Ito kung itatapos. Kasi ang pinakamagandang
kuwan, time na mag-split, dapat mainit. Mainit? Oo. Kasi pag ganito, basta yung mga bulaklak, hindi naman sila makakulikta. Pwede ko, pwede ko i-hanging lang yan dun sa shelter ng mga kambing ko. Pwede, oh. Meron kami nilagyan. Hindi naman sila maaabot ng mga kambing. Basta hindi maaabot, dun lang siya sa ako. Bawal sa mahumot, saka mahumot siguro na akong buhok. May gimbutan ako. Conditioner sa akong buhok. Kaya di nagdalapit sa akong. Dibaka na akong ulo. Dumudamon. Dumudamon sa sulod sa buhok ko. Ang suruksok. Pwede mga kalamansi nindo. Damang bunga ang kalamansi ni Chachit Lusong. Ano yung da variegated kalamansi? O stripes. Yay! Tapos punoyin nyo na lang. Kundi, pag shake, pa-shake nyo na lang. Ito na yun. Oo, oh, ito na yun. Nag-iba ng kulay, mag-iba yung kulay niya. Mag-iba ang kulay niya, makukuha yung katas niya. Kahit ito rin, yun din yung ginagawa ko nito. Pwede rin. Inahalo ko nga yan sa honey cider vinegar. Today is the day 2 ng aming seminar / training ng beekeeping. Nasa likod ko ngayon yung mga beehive. Ang species ay kiwot ang tawag. So maliliit siya, mas maliit pa kaysa sa langaw. Pero napakasarap ng honey niya. Tapos stingless siya na bee. Ibig sabihin hindi siya wala siyang sting sa puwet niya na yung tinutusok sa mga gaya ng ibang mga bees na tinutusok sa mga tao. So harmless siya. Pero nangangagat din naman siya. Pero okay lang, tolerable naman. Mas masakit pa nga yung mga langgam kaysa sa kanila. Kaya ito nakikita nyo, nakakalapit ako sa kanila. Meron din dito, oh. Maraming nasa labas. Nag-guard siguro sila sa mga nila, oh. Sa beehive nila. Kasi may mga bees din na pumupunta dito na hindi nila kauri or hindi nila ka-species. May nakita ko kanina, malaking bee na dumadapo dito. So, ito lang guys. Mamaya pag-aaralan namin kung paano i-process or anong mga pwedeng magawa sa mga products ng stingless bees. Ngayon, mga honey, yung propolis, saka yung pollen at ang wax. So, see you later! Ito naman ang nakapang sako na ito guys. Bawat isang sako ay naglalaman ito ng isang colony ng honeybees o yung stingless bee or tinatawag din kiwot, na ito ay binibenta ni Master Celso Espinola at ito ay ready to split na raw. Dito ay tinuro sa amin ang paggawa ng sabon gamit ang byproducts ng honeybees.